Hello, good morning. Again, mga kasosyo. Parang magandang tawag doon, mga kasosyo. Okay, so I have a good news. So, kaya pala andito ako sa Manila, I'm waiting for my flight. Swerte po tayong naimbitahan ng isang malaking international organization to present our sustainable business. Hopefully, this will be adopted not only here in the Philippines, but also in the other parts of the world, no? So yung organization na yon, inimbitahan ako to present, and kasi nakita nila yung business model at saka yung idea is parang big help for the communities, especially here in the Philippines and in other countries siguro of Southeast Asia. So in the next vlog I will share to you ang trip ko doon at kung saang lugar yon. Siguro na sa dami-daming videos na nakita ko, no, parang kakonti lang yung video na nakita ko patungkol sa lugar na yon. So hopefully I can invite you to join me and explore natin kung ano ba talagang meron doon. Ba't napakahigpit ng security doon? At saka bakit ang mahal? Kasi sa pagkakaalam ko, sobrang mahal daw ng lugar na yun eh. Kaya nagbaon na ako ng maraming oatmeal para makatipid ako. So, sobrang lamig daw. Ngayon ko lang nalaman. Nandito na ako sa Manila. Flight ko na mamayang hapon. Eh, wala akong nadala man lang na panlamig. Yung panlamig na nadala ko, yun pa yung mga lumang panlamig ko, no? Nung sa ibang country pa. So I will be revealing to you, hopefully makapasok, bigyan ako ng access na ma-tour kayo sa lugar na to, kasi ako din it would be my first time, and also medyo curious ako kung anong meron talaga sa lugar na to at saka bakit dito dinadaos yung mga events na ito. Kaya samahan niyo po ako sa journey nating ito para ma-tour ko kayo at saka tuklasin natin yung ano yung meron sa lugar na ito at saka bakit tayo naimbitahan. Kasi sa pagkakaalam ko, tayo lang yung inimbitahan na from Philippines na may binigyan din tayo ng platform to present our startup and the business that we are offering. Siguro hindi nyo pa to narinig dito sa Philippines, yung business na inopen ko. Kasi medyo late tayo mga Pinoy kasi. Medyo, hindi naman lahat, no? Pero especially the leaders, no offense po yun, hindi po lahat na leaders, pero yung ibang leaders na napresentahan ko, medyo hindi sila interested. Baka may iba din silang reason, I don't know. Pero yung ibang leaders naman from other countries are very interested. We have presented this model already sa Chile. Inimbita din kami ng APEC. APEC po, at saka ng isang malaking parang department ng US to present the business model. So, ito po, ipipresent ko ngayon sa isa ding malaking organization. So, right now, I will be touring you sa lugar kung saan nagaganap yung mga pag-uusap ng iba't ibang bansa. So samahan niyo po ako. Sana mag-subscribe kayo at saka sana i-share niyo po sa mga friends niyo, especially sa mga tawag dito, sa mga community leaders po ninyo ang proyektong ito. Kasi yung goal talaga namin para makatulong po kami sa mga community. Last week andito din ako sa Manila. Kasi inimbitahan din po ako para i-present yung business model na ito sa isa namang private institution. On my next vlogs, I will share to you kung ano yung mga institution na yon at saka sino yung mga nagkaka-interest sa business natin. So, yung business na to, pwede ko pong i-share sa inyo para kayo din kumita din kayo. So aside sa kumita kayo, natutulungan nyo po yung environment at saka and most especially, nagbibigay po tayo ng employment sa every barangay na matutulungan natin.
So, yan lang po mga kasosyo. Sa next vlog natin, sana i-follow nyo po ako. Hit the notification button, the bell button. And let's go travel and be successful. Have a good day.